Diba ba? So ayan mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa may Mabalacat, Pampanga. Tay, kamusta po kayo? Tay, may namapit po sa akin doon na humihingi daw kayo ng tulong. Opo, yung tay na po yung financial lang po. Ano po ba yung problema natin? Yung sa papo, sir. Ay, shit. Oo, kawawa. Nakita niyo mga kaibigan? Yes, oo. Tay, ilang taon na ba kayo? 51 po, sir. Ah, di, ito pa yung negosyo nyo? Nagbebenta okay ng ano? Okay. So, ilang taon na ho niyan tayo? Ganyan? 14 years po. 14 years ho? Ganyan na siya? Napacheck up na ho ba ninyo yan? Napacheck up po na po dito. Kaya lang po, hindi po nila makamaitik po yung talaga yung sakit ko. Alam nila po, pero dito sila nakakasigurado kung ano po. Pero, malulunasan ho ba, sabi nila? Wala naman po sinasabi sa akin, sir. For 14 years, ganyan lang. Tapos, nagito po yung hanap buhay nyo. Opo. Ano po ba nararamdaman niyo actually sa ganun sa ngayon? Ano po, linalagnatan ko ako sandali. Minsan nawawala. Mabigat po ba? Pag nakahiga po ako, mabigat. Pag binuhat mo po yung pa ako, mabigat. Pero pag lumakad naman po ako, hindi naman po masyadong mabigat. Hindi lalakad ko pa naman. So may mga anak po kayo? Meron po. Oo. Ma'am, kuya, ilalapit natin to kay Orme kung kaya. Actually, tingnan nyo ho mga kaibigan. Oh. Kawawa. Oh. Ang laki tayo. Sobra. Ang ganda. Yeah. Pangalan nyo natin, pangalan ulit? Victor Policarte po. Ah, ilang taon ulit? 51 po. 51, may pamilya? Meron po. Sir. May anak? Meron po. Ilan po yung anak ninyo? Apat po, sir. Pakabuhayan mo ito lang talaga? Opo, 50 lang po, sir. At saka contact number mo tayo, pwede ba namin hingin? Oh, sige. Ilagay ko na nga po dito sa likod, sir, para... Ah, ito. Ito siya, friend. So, ito. Wawawa lang si tatay. So tayo, sa araw-araw mo, pag-iikot, talagang hirap niyan. Opo, tinitest ko na lang po, sir. Hindi ba masakit pag inapak mo yan? Hindi naman po. Nailalakad po naman po. Nung ano, pero yun nga lang. Malaki nga lang po. Mga... 15 years na po ito. 15 years. 15 years. 15 years. 14 years. Oo, sipag mo naman, naghahanap buhay ka pa. Ayun, mabuting tapasok ka rito. Opo. O sige, ilalapit natin. So baka na, Yorme, ito, hindi naman to request. Pero may nakita ko kami dito, tinlapit din sa atin na yung problema ni tatay, ito po yung kanyang paa. So sana naman, ah, Doc Willie Ong, actually, pwede natin ilapit to. Doc Willie, Doc Lisa, I think, ano kaya ang pwedeng advice? Actually, may contact number naman si tatay, nakuha na natin. So ayun mga kaibigan, so ayun lang. So tay, may gusto kang sabihin kay Mayor. Mayor, hihingi po sana ako ng kahit na konting tulong po kasi hindi na po ako nakakapagtindan ng maayos kahit na po sana pang pinarsal lang po na tulong. Pwede na po yun sir, hindi na po ako mamimili ng malaking tulong po. Yun lang po. Yun talaga. Kung kayang operahan at magpagaling yan, okay na po sa inyo. Tsaka pinansyal, ano. So yung mga kaibigan sa ating mga kababayan po abroad, ayan. Oo, para at least hindi ka mainitan tayo. Sige, ayan. So, tay, ingat ka ha. Opo, sige po. Ingat tayo, ang number mo na yan, aktibo naman yan. Opo. Sige po. So, ayan si tatay po, may problema po sa kanya. Parang may sakit ataw ko. Parang, oo, na yung lumulobo. May nasabi naman po sa akin na doktor, hindi naman po daw elephantiasis to. Kasi pag elephantiasis daw po, dapat daw po may sugat-sugat na maliliit. Sabi naman po sa akin. Pero ang nasabi po sa akin na doktor noon, ang problema ko lang daw po, meron daw po akong baradong ugat sa kulani. Pero kanan wala. Wala po. Wala naman, no? Ito lang talaga, oh. Laki na, no? Okay, sana ay matulungan ka at maparating. Oh, sana may parating ama, madung madinggin ito. So sige tayo, wag kang mawala ng pag-asa. Apa. Andiyan si Orme. Oh, pag may panalangin ba 'yang inyong kalusugan? Doktor. Doktor, oh. So tayo, maraming salamat, mag-ingat ka. Ayan, makaibigan. Yeah, first po tayo. So, ayan, so, sa papatuloy pa nating update, ayan. Mga kaibigan, dito po sa Mabalacat, Pampanga. Charles Reds po, magandang araw po sa inyo. Millimeter guns of the 544th Field Artillery firing point blank against the ancient wall. Pasig River dividing North and South Manila. American tanks and tank destroyers on the north bank of the river fire at last remaining Jap strongholds in the southern part of the city. The 3rd Battalion, 129th Infantry, 37th Division, crossed the Pasig River in assault boats. President Sergio Osmeña
In his speech stresses the many problems of reconstruction facing the nation and holds forth the possibility of the Philippines soon attaining complete independence. At dahil sa hilakbot na nakaraan na digmaan, habang unti-unting bumabangon ang mga mamayan sa pagkakadurog ng kanilang syudad, hindi pa rin natakasan ng bansa ang lumalala na korupsyon at katiwalian na animoy kakambal na ng ating pamahalaan. At sa pagtitiis at pagbagsak ng luha ng mga taga-Maynila, sumibol ang isang alamat na sinasabi na may isang buhawi na padating, isang alimpuyo na maglilinis ang nabubulok at masangsang sistema ng pangunahin na syudad. Armado ng punyal ng katapangan, sinasabi na siyang makikitil sa masasamang elemento ng pangunahing lungsod. Ipinasara niya lahat ng mga putahan sa Maynila na pinagkakakitaan. Tinanggal niya lahat ng mga tiwaling opisyal at lahat ng mga pulis na iligal. Binayaran niya lahat ng utang ng Maynila. Tinaasan pa niya ang sahod ng mga empleyado ng City Hall. Dalawa lamang ang nirerespeto at kinatatakutan ng mga barako dito sa Maynila. Ang Nazareno at si Arsenio. Ngunit, iba ay ginuhit ng tanhana. Sa pagkatuyo at pagkabiyak ng lupa sa isang mainit na tagaraw, halos 60 taon na ang nakaraan. Biglang naglaho ang alimpuyo sa pagpawi ng buhawi, kasama nitong inilibing ang tanging inaasang pag-asa ng ating lipi. Noong namatay si Arsenio Lacson, isinama niya sa hukay ang pag-asa ng siyudad ng Maynila. At sa kanyang pagkakahimlay, tumigil sa pagunlad ang dating tinaguriang perlas ng silanganan. Sa darating na taon, sa isang taon, 60th anibersaryo ng kamatayan ni Arsenio Lacson, at muling mabubuhay ang alamat. Ang alamat ng Maynila. Ayon sa propesiya, ang anak ng Maynila, pagkatapos siyang linisin ng kanyang syudad, siya ay magiging pinuno ng bansa. Mayor-elect Isko Moreno Domagoso now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang kalye sa mga tagalungsod ng Maynila. At ang kanyang pananaig ay hindi mapapantayan ng kahit sino man na magtangkang mamuno ng ating lahi. 100 pamilya ang nabigyan ng bagong bahay na townhouse-style kabayan dito sa Paseco, Manila, at ang tawag dito ay Paseco Community. The Manila City Government donated 16 new dialysis machines and 4 new service vehicles to God Andres Bonifacio. At ayon sa alaman, ang magiging pinakamahusay na pangulo ng ating bansa ay manggagaling sa Maynila. Ang kailangan ng tao ngayon, bakuna, trabaho, paano makaka-recover ang bansa. There is pandemic. What matter most today is what we're gonna do today and tomorrow. Rest assured to each and every one of you here, we will be with you. Nobody will be left behind. We'll be there all the way. Kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod ng Maynila. In the days to come, I will release the platform of our government. Yes, it may be grand, but I assure you, there are also grand. Nakakapagod na ang ating sinapit. Malita pusin na, huwag tayong magpagamit.
sisigaw sa langit, kailangan na hindi tayo magpapapigil. Gusto niyo ba magtagumpay tayo? Buhay, ipaglabang tunay. Kaya ba natin magtagumpay? Sabay sa paglipad. Manila, dali mo ang Mandila ng ating bansa. All of you, your children, deserve better things from your government. Hindi ba bagal-bagal, batas pinapairal, di mapagmataas. Paguhin natin ang mindset. Huwag tayong papayag na pwede na. Darating ang bago. Langin natin, tumawag manalika. Ang plano natin ay parang Mandila ng Pilipinas. Nating hahabin mula sa ilang at mga sinuli na manggagaling sa inyo. Perfect government. But together, we can make it better.